Hey guys, hey babies, it's me, Paul. Hindi ko alam paano ko sisimula itong video na to. It's August 13. It's supposed to be our fourth anniversary. It's supposed to be our fourth anniversary. Actually, yung plan namin may plan kami ngayon, i-meet namin yung mga international friends, family namin. Also, yung mga pinakamalalapit na PK baby sa amin. Also, gusto namin sanang i-invite kayo. Yung mga kung sinong pwede. Yung plano namin, invite kayo sa Gabal doon. And unfortunately, hindi siya nangyari. Siguro wala, ginawa ko tong video na to kasi gusto kong ikwento yung journey namin kasi baka ko namin sa isa't isa sabi ko na magro-vlog kami, babalik kami sa inyo, magro-vlog kami. Pinaka sabi namin, unang content na plano namin is yung journey namin, journey niya sa paggaling niya. Na hindi na nga posible na mangyari. Pero siguro, yan siguro gusto ko ikwento yung journey na pinagdaanan namin. Ako na lang yung magkikwento for the both of us. So, first of all, alam naman natin na wala na si Ken. Pero di lang na natin siya makikita ulit. Di na natin siya mapapanood ulit sa vlogs namin. Pero alam ko naman na nasa puso natin siya. Sa puso ko. Nasa isip ko. Natin. Kaya ayaw nun. Ayaw niya tayong makikitang nalulungkot. Ayaw nun may nakikita umiyak kasi maiiyak lang yun. So, ito nga. Last year, na-admit si Ken sa hospital. Diagnosed siya ng aplastic anemia. Aplastic anemia is a blood problem, condition. Na may problema sa bone marrow. Bone marrow is yung kumbaga yung makina daw ng ating blood. So yun, nagkaroon ng problema doon. So main malaking problema siya. Pero at the time hindi namin masyadong kumbaga parang feeling namin ang bilis lang namin nalagpasan. Though alam naming mabigat yun, pero malakas kasi loob namin eh. Parehas kami. Na malalagpasan bawat. Ganun, parang pag face lang to, sa sobrang dami na naming pinagdaanan, face lang yun. Isa lang yun, isang face lang yun sa mga pagdadaanan namin sa buhay. Kaya, may nalagpasan namin. Medyo malayo siya sa leukemia, pero blood problem pa din siya. So, ako, hindi ako masyado mga pag... Pero, yun. So, last year, aplastic anemia nga yung
yung condition, yung diagnose sa kanya. So gumaling siya kasi doon uso sa Gabal doon uso yung mga herbal minerals, mga ganun-ganun. So si Ken kasi mahilig siya mag-watch ng mga kung ano-ano, mag-research, ganyan. So nag-research siya, ganun-ganun. Yung piniinom pala sa kanila is immunosuppressant, meaning ano siya eh, pabababain daw yung immune system mo para makalevel siya dun sa iba. So ang tanging gamot lang kasi dun is bone marrow transplant. So ayun niya, so kailangan i-ano niya kasi baka daw pag dumating yung ibang blood cells mabigla. So yun. So hindi naman nangyari yon. Gumaling si Ken dahil nga nagtitake kami. Naniniwala kami dun yun sa CMD. Yun yung mga tinitake niya noon that time. So kasi gumaling siya. Na nagtataka din yung doktor kasi tinigil na ni Ken yung ano, yung iniinom niya na gamot doon kasi parang feeling niya hindi yun maganda. So tinigil niya. So nag-try siya ng CMD yung mga minerals na iniinom niya. And then gumaling siya, as in na-clear siya ng doktor. Yung doktor din nagtataka paano daw nangyari yun. So na-clear nga siya. So 1 year, fast forward 1 year, naging madami na rin yung pinagdaanan that year. Dami namin problema, yung business din namin, naituloy namin. We're so happy na naituloy namin yung business namin. Kasi that, at that time, pagod na kami sa pag-vlog, sa totoo lang. Kasi bukod sa pinag-aaway namin na, yun lang naman kasi madalas sa pinag-aaway namin, yung kumbaga decision making, ganun. Kasi parehas kaming, kumbaga may vision eh, sa lahat ng bagay. So yun yung madalas namin pinagtatalunan hanggang sa napagod na lang kami. May mga times na nasusunod siya na lang lagi, may times na ako. So alam ko yung feeling na hindi ako nasusunod. Tapos minsan na siya na lang yung nasusunod. So parang natigil kami, na-stop kami sa pag-vlog. Kaya sabi namin yung, kumbaga yung, hindi naman kami ganun kasikat, pero yung kasikatan kasi alam naman namin na hindi naman siya lifetime. That's why naisip namin yung resto, yung PK resto, I mean yung rice please. At natigil yung ano, yung construction dahil nawala na rin kami ng budget. So ang dami nangyari, pinag-aaral ko din before yung kapatid ko pero hindi na namin kaya. Wala na akong sarili kong budget na ibibigay ko, napatigil ko na rin yung kapatid ko. Umuwi na siya, na kay mama na siya. So madami, madami kami pinagdaanan. And then, ayun na nga, natuloy yung resto namin, PK resto namin. So, nakapag-operate siya noong May. So, ang lakas niya, sobrang saya namin. Kasi sobrang lakas. Tapos, after ng mga masayang moment namin, kasi ang dami na namin i-imagine eh. I-expand na namin yung mga problem namin, kaya na namin sanang unti-untiin na ayusin. So masaya. Masaya. Pinaplano namin expand yung mga ganun-ganun. Yung, kasi maliit lang siya, tapos yung mga problem namin, konti kami ng meals, so dadagdagan na lang sana namin. Sobrang saya. Daming tao. And then hanggang sa isang araw, may plan pa nga siya, dami niyang plano, dami naming plano, dami naming gusto mangyari. May plan pa siyang tumakbo ng SK. So pero mga May, mga third week of May, may nararamdaman na siya, lagi na siyang nilalagnat. And every night, so nung una binabaliwala lang niya, tapos inuubo siya, nahirapan hanggang sa lumala na yung ubo niya. Minsan sa gabi lang, nagkakaroon na rin siya sa umaga hanggang sa hindi na nawawala yung ano niya. Pero energetic siya, malakas siya. Pero ng mga uling mga araw na yon,
wala nang tigil yung lagnat niya. Tapos hinihingal na siya, konting ano na lang. Hinihingal na siya, halos ako na lang yung kumikilo sa resto. Nag-decide kami na, sige, ako na mag-fully mag-aasikaso sa resto. Pagkatapos, yung SK, yung pag-SK niya susuportahan ko. Dami naming plano. So, magka-file siya, bumuo siya ng grupo, naghanap siya ng mga pwede niyang ikatiket na sa pag-SK, na party list, mga ganun-ganun. Hanggang sa, yun, nilalagnat siya. Tapos nagpupuyat pa rin siya. Pinagsasabihan ko siya na dapat ganun na yung nararamdaman niya. Nagpupuyat pa rin siya. So, yun na, hanggang sa nag-decide kami na pumunta na ng kabanatuan para magpa-check up siya. Kasi, ano na yun, nakakabahala na yung lagnat niya, yung paghinga niya. As in, konting lakad niya lang, sobrang hinihingil na siya. As in, sobrang hingil. Tapos pag natutulog siya, yung paghinga niya, yung pagganon ng ano niya, sinusundan ko. Ang hirap. Ang hirap para sa akin, lalo na siguro kung siya yung nakakaramdam. So, napapansin ko yun every night, sinasabi ko sa kanya. So, nag-decide na rin kami, pati yung mama niya, na magpa-check up siya. Hanggang sa nagpa-check up na kami, pagdating sa doctors, 10 days kami na nandun. So, kailangan salinan na muna siya ng dugo, tapos magpa-BMA, kasi nung upon check-up pa lang, napansin na ni Doc na unusual yung blood counts. So, nababahala siya. Chinek niya na sa microscope yung blood. Yung blast nung, ano niya, ng dugo niya. So, may mga nakita na parang may nade-develop na leukemia cells. Which is, meron naman tayong lahat ng leukemia cells. Pero, sa case ni Ken, meron siya. Medyo madami siya compare sa usual at iba yung growth niya, iba yung itsura niya. So, nade-develop pa lang siya. So, sure na si Doc, sinabihan na kami. So, kahit pa paano, nakapag-ready kami na tanggapin. Kasi sanay na din naman kami sa dami namin yung mga pinagdadaanan. Kumbaga, mabigat talaga. Pero, parang lagi lang namin sinasabi na kaya namin yun, together. Pinapalakas namin yung bawat isa. Loob ng bawat isa. So, yun nga. Dumating na sa point na naantay na lang namin na salina na siya. Grabe yung chills, yung lagnat. Kasi yun yung isa sa mga side effect. And then, yung dumating na yung BMA niya. And then, dun sa BMA na confirm nga na may leukemia siya. Acute myeloid, myelogenous, or myeloid leukemia, AML. So, isa siyang rare and aggressive. Yung gamutan niya, mabilis lang compare sa mga ALL. Madami kasing case, may CML, may CLL, mga ganun, di ko na sure. Pero may mga iba pang mga types ng leukemia. So sabi namin, medyo maluwag para sa amin na ALL na konti lang yung gamot at miling konting, kasi yung budget namin at the time nabuhos dun sa ano eh, kumbaga nagsistart pa lang kami mag-gain ulit mula sa tindahan, sa store, sa resto na pinuo namin. Pero yun nga, so yung AML, so saglit na gamutan lang siya, it takes 5 to 6 cycles of chemotherapy. So 1 week daw ikikimo yung mga ganon. Iba-iba yun kung yung mga types ng gamutan dun eh. So medyo magaan siya, akala namin medyo magaan siya, pero yun pala rare, kasi it's rare and aggressive. Kaya mabilis kumalat, mabilis magkaroon ng mga side effects. Yun yung isa sa mga hindi namin tumatak sa utak namin. Pero yun yung isa sa nababasa at sinabi ng mga doktor. Kami naman ni Ken,
parang maluwag sa loob namin, parang magaan kasi konting gamutan, konting gastos lang hanggang sa dumating na bago pa dumating yung diagnose sa kanya, yung result ng BMA, nakitaan na siya na kaya daw pala siya nahirapan huminga dahil nagtutubig yung baga niya. I mean, yung puso niya. Tutubig. So, sabi ni Doc, saka na daw isipin yung chemotherapy kasi AML na nga eh. Diagnosed na siya. Umabot sa na-diagnose siya. Sabi naman ni Doc, mas importante yung sa puso. Kailangan unahin kasi delikado. Isang pitik lang daw sa puso. Wala nang ikikimo. So, inoperahan siya sa doctor, sa hospital, sa puso. Pericardium, basta thoracentesis, parang ganon. So, parang dito, nag-surgery siya sa dibdib, tinusokan siya sa dibdib hanggang papuntang puso. Nilagyan ng tube. So, 5 days siyang may lumalabas sa tubig doon. Hanggang sa, ayun na, pinagde-decide na kami kung, kasi aggressive nga daw. So, okay naman na yung tubig niya. Pero, yung paghinga niya, medyo gumaan, pero medyo hirap pa din siyang huminga. Pero at least, kaya. Kaya pa niya. So, hanggang sa pinagde-decide kami, sabi namin, pag-uisipan muna namin, gusto muna na. Siyempre, gusto namin pag-chemotherapy si Ken. Yun yung goal namin. Yun yung gusto namin mangyari. Pero nag-request kami kung pwede na mag-take muna kami ng break from the hospital. Nag-request kami ng 3 to 5 days na uuwi sa bahay para magpahinga. Which is, nakalabas kami ng June 12 ng gabi. Ang sabi ko nga, gusto ko mismong birthday, makakalabas kami. Though, nakalabas naman kami, ating gabi na nga lang, July 13, pansaray namin, 13, tapos ayun, umaga, nag-celebrate kami. Masaya kami, buo yung loob namin. Panatag yung loob namin na malalagpasan namin yun. Mabigat siya, pero panatag kami, masaya kami, nalalaban. Panatag kami, nalalaban kami. So, yun yun, nag-celebrate pa kami. Bumili na kami ng konting pagkain lang. Hindi na kami kumain sa labas. Bawal kasi siyang ma-expose sa labas kasi pwede siyang pwede ba siyang magkaroon ng sakit? And then ayun, fast forward, bumalik na kami sa hospital, nasa PJJ na kami. Sobrang pasasalamat namin sa mga kaibigan namin. Una sa lahat, gusto ko pala magpasalamat sa mga tumulong sa amin, sa doctors, sa mga nagpahiram sa amin, Edita Tanya, at sa lahat ng send ng GCash, kasi yun yung pinang everyday na panggastos namin. Bayad din sa mga dugo na sa ibang nag-donate, maraming salamat. And kay Kuya Mark Castillo, siya sa salon, nagpa-tumulong sa amin para makalapit kami sa DSWD para kahit pa paano mabawasan. Kasi bill namin is 200,000 plus discount and yung mga DSWD mga tulong, umabot na lang siya ng 150 ata ang binayaran namin. So, yun, maraming salamat sa ano, kahit so, kahit Tita Tanya din, syempre, sa mama niya. Kasi kami, yung, kumbaga, yung ipon namin, paubos na. Konti na lang yun. Tapos kailangan pa namin mag-save. Kasi nagre-ready kami for chemotherapy. So, yun nga, about sa chemotherapy, pinagre-ready kami ng doktor niya ng 200,000. So, I mean, 200,000. 400,000 for one cycle. Isang buwan na gamutan. Ma-hospitalize ka. So, kami pinag-usapan na namin. Hindi namin kaya hanggang sa... Kasi, tapos 5 to 6 months. Tapos 400,000. Si Tita Tanya, yung mama niya, iniisip niya. Ilang taon ng sweldo yun. So,
naintindihan namin, pinag-usapan din namin na baka mag-public na lang kami kasi sa public, libre lang pala yung gamutan. So, ayun, nauwi kami sa public. Buti na lang may kaibigan kami si Charles. Sobrang laking tulong ni Charles kasi medyo gumaan talaga yung daming proseso dapat namin na pagdadaanan na gumaan dahil sa kanya. And then, ayun na nga, so doon, bago siya mag-chemotherapy, ilang araw pa eh, bago kami na ano eh, kasi bumaba yung blood counts niya, so kailangan namin magsalin muna ng dugo. Ganun kasi, bababa yung blood counts niya eh. Isa yun sa problema. Dahil nga may problema yung bone marrow niya. So, hanggang sa sali ng dugo, tapos may mga katabi kami, matatanda, nguna, pero naka-aircon kami, buti na lang nalipat kami kahit pa parang si aircon. Ako sa baba lang ako natutulog at the time, wala akong unan, wala akong kumot. Tapos, ayun, parang hindi ko alam, karton na lang muna ata hinigaan ko dun, or isang, hindi ko alam, nakalimutan ko na. So yun, doon ko siya binabantayan. Unang gabi, hindi ako nakatulog. Buti na naman siya kahit papano nakakatulog siya doon. Pero yung mga sumunod na gabi, hindi. Kasi may mga kasama kami, yung mga matatanda, umiyak sa madaling araw. Yung mga bantay nila, hindi na nung iba nababantayan. Kasi sobrang tagal na siguro nila nagbabantay. Nahirapan din sila, syempre, nahirapan din sila na nakukulang din sila ng tulog. Naiintindihan ko naman din. So, buti na lang, bago kami, yung first chemo niya, kasi 7 days yung pag-chemo niya. Yung first chemo niya, nalipat kami ng room, sobrang init, nahirapan na si Gan huminga, sobra. As in, nahirapan siya. Hanggang sa, nakita na, bakit to ganun? So, nakita na, may tubig naman pala siya sa baga. Tapos first chemo namin. First 3 chemo, nakapag-proceed. First 3 chemo niya natapos. May mga nakasama pa kaming matanda. So, yun yung mga nagbigay sa amin pa ng lakas na pag-iisip na malalagpasan namin yung yun, ng madali lang. Na kayang-kaya niya. Kasi matanda si Lola na parang 70 plus years old. Na kaya, siya pa kaya na sobrang lakas, malakas yung katawan, malakas ang loob. So, ayun na. Na-stop yung chemo niya for 3 days. Yung 3 days for 3rd day, na-stop yung chemo niya. So pinagtutukan yung sa baga niya kasi nakita na may tubig siya sa baga. As in, white na yung ano niya, white na yung x-ray, meaning sobrang grabe yung tubig, ang daming tubig. First, na so nag-proceed ng thoracentesis, tapos ginagawa lang yung procedure dun lang under, and may sarili na kaming room noon at that time, may aircon din, so ang laking tulong din talaga ni Charles na nagkaroon kami ng sariling room doon. Tapos, ayun, tora, tinutusukan siya sa likod, and then may kasamang dugo na yung ano niya na dapat transparent or medyo yellowish lang yung kulay. So ang sabi, malignant daw yung kaya siya may dugo, meaning dahil sa cancer niya. Kasi nga ang leukemia is a cancer, a type of cancer sa blood. So yun, nagagamutan na sa may pinapainom sa kanya na kasi inuubos siya, hindi siya makatulog na makahiga, na naka-flat. So lagi lang siya nakaupo. Nakaupo lang siya lagi. So nakaganyan lang siya, kasi nakaupo lang siya tapos may desk doon. Yun lang, doon lang ganun lang siya nakakatulog. Yung tulog niya ganun lang yung nagaganon. Siyempre, hindi siya makatulog. Hindi rin ako makatulog. Eh, habang nagagamutan siya, hanggang sa nag-thoracentesis, madami lang nakukuhang tubig. Madami lang nakukuhang tubig na may dugo sa likod niya. As in, litro-litro.
So, after, pag ano, nagbumababa yung dugo niya, kailangan niya ulit salina ng dugo. Ganun yung mga cycle eh. Pero, ngayon na, nakatatlong tusok hanggang sa sobrang dami pa din. For 3 days or 2 days, nare-relief siya. Nakakahinga siya, nakakahiga siya ng medyo slant, hindi man super flat kasi feeling niya na ano pa din siya eh. Nahirapan pa din siyang huminga. Ang feeling niya, nalulunod siya. So, ganun nga. For 2 days, 2 to 3 days, okay, pero tas babalik na naman. So, madami na naman tupig. Nagtusok na din sa magkabilaan. Sa likod, siguro mga 3 to 4 times na nagtusok sa ano niya. Pero kaya nag-decide na lagyan na siya ng JP drain. So, tinusukan siya sa tagiliran. Una muna sa right kasi yun yung pinakamadaming tubig dun sa ano. So sabi nila, pag stable na, pagka okay, gumanda yung nung nag-JP drain kasi sobrang daming na ano ng tubig. So, kailangan mag ano muna ng kailangan muna mag ano ng so, yun. So, ayun na, isa lang muna, gumanda yung x-ray niya. Tapos, second naman, sa kabila, nilagyan na din. Kasi, umaangat pa rin, nagtutubig pa din, continuous. Ang sabi naman ng doctors, hanggat may cancer daw siya, magtutubig at magtutubig daw yun. Yun yung sabi. So, kailangan siya maglagay ng JP drain, dalawa dito. And, gumanda na yung x-ray niya. Maganda, malakas ano namin. Tapos bumisita yung doctor niya talaga. Hindi kasi resident eh. Sa public, ganun yung nangyari eh. Yung mga doctors nila minsan lang nakabisita dahil may mga priorities sila. Pero may mga resident naman from the hospital na magtitingin sa kanila. So, ayun, bumisita. Nagagalit yung doctor niya kasi na-stop yung chemo niya for lagpas 1 week. Sabi nila, aggressive daw yung sakit niya. So, kailangan aggressive din daw yung pagbibigay ng chemo sa kanya, pag-chemotherapy niya. So, nagalit yung doctor niya. So, pinroceed yung chemo kahit na hindi pa rin siya ganun kagaling yung ano niya. So, hanggang sa naglagay na ng JP drain, dalawahan na, umuubo siya. Na-relief na naman siya, bumabalik na naman, umuubo siya. Hanggang sa lumalayo ubo niya. Yung ubo niya, naglalabas na may konting dugo na, nasabit-sabit na dugo dun sa plema. Noong una, bula lang yung lumalabas lagi, nahirapan siya sa gabi. Hindi siya makatulog kasi ubo siya ng ubo, tas bula lang yung inilalabas. Hanggang sa, ayun na, may dugo na, tas yung lagnat niya na every night lang, tapos nawawala pag binibigyan ng paracetamol, lumala din. Nagiging 39 to 40 na lang siya lagi. Tapos, pag binibigyan siya ng paracetamol, yung gamot niya. Tapos pag binibigyan siya ng gamot niya ng paracetamol, nawawala lang. Bumababa lang ng 37 kasi from 39 to 40 bababa lang ng 38 to 36. Sobrang saya na lang namin pagka nag 36 yung ano niya kasi 37 to 38 yung lagi niyang temperature. Tapos yung ubo niya, pag umuubo siya may mga JP drain siya dito eh. So may JP drain siya, sumasakit kasi may tube na nakatusok sa kanyang dalawa doon sa magkabilang baga niya, so sumasakit. Tapos dagdag pa yung nagkaroon siya ng bed sore, na infection din yung puwet niya kasi nakaupo lang siya, nagsugat na yung puwet niya kasi kakaupo. At that time medyo mabigat pa siya eh, mahina na yung katawan niya dahil nag-start na siya mag-chemo.
So yung puwet niya nandito lang, nandun lang sa puwet yung bigat niya. Hindi siya agad minsan makatayo. Hindi naman din siya makahiga. Okay, na-infection pa yung puwet niya. Kasi minsan din tumaas siya, nahihirapan siya, ang tigas ng tahi niya, so nagdugo yung puwet niya, nasugat yung puwet niya, approach siya sa infection dahil mababa yung white blood cells niya. One lang yung white blood cells niya at that time. So ayun, approach siya sa infection, hanggang sa araw-araw siya may iniinom sa kanya, pinapainom, salin ng dugo. Tapos every 2 hours ako nagde-drain nung JP drain niya, yung tube na nasa ano niya. Sa food namin, bumibili kami sa baba, nagpapa-deliver. Ganun na lang yung food. Kasi isa lang din yung bantay ng mga oras na yun. Hanggang sa, ayun nga, lumalala na, inuubo na siya. Yung ubo niya may dugo na, nagbi-bleeding na din siya. So may time na pinatigil siyang kumain for one day kasi kailangan malaman kung saan galing yung bleeding, baka daw internal bleeding. Kailangan hindi kasi pwedeng masilip from anus yung ano niya, may procedure na ganun kasi nagbi-bleeding yung ano niya, mababa pa yung platelet niya. So baka hindi gumaling agad kung sakaling magsugat naman yung kung ano sa loob ng ano niya. So yun, ang dami ng niyang naramdaman. Tapos naging problema pa namin yung wala nga akong kapalitan. Kasi siguro si tita ang pinaka ano. Ako naman sabi ko, mapapagod ako pero yung katawan ko, pero yung puso't isip ko hindi naman pagod eh. Kasi yun yung nasa puso't isip ko, nakalang ko siyang alagaan. Sabi ko sa kanya sa isang video, mapapagod ako pero hindi ko kaya ko siya iiwan. Yung sabi ko sa kanya, kasi napapagod na nga naman talaga ako. Pag hindi siya makatulog, hindi ako makatulog. Wala naman akong magawa. Tignan ko lang siya,